Good morning, mga kanulets. Guys, ang gagawin ko ngayon ay maglalaba ako dito sa aming coffee shop dito sa loob ng CR. Kasi guys, yung nilipatan namin, walang CR, walang paghugasan, at dito kami naghugas. Sarado naman tong coffee shop namin, kaya ito, dito na kami pumupunta, maliligo. Tsaka ito yung labahan ko guys, oh. Nilabahan ko na lang kasi baka pauwi na rin kami kasi sabi ng boss namin, may sinasabi siya, parang nag-iisip kami kung anong dapat namin gagawin kasi nagbigay siya ng second option. Itong coffee shop na to, sarado na at pinapaupahan niya ito. Siguro may nakakuha na. Saka ito, pininilabas namin itong mga baso kasi ang sabi niya na magpili daw kami kung dadali namin sa Pilipinas. Ito, nilabas namin lahat para kung ano yung gusto niya, kukunin niya. Tapos yung natitira siguro dito, yan ay bibigay sa amin. Sayang naman. Siguro baka dadali namin. Sabi niya kagabi, pupunta siya doon sa kwarto namin. Sabi niya, kung gusto daw kaming i-release or pauwi na. Pero kaya gabi-gabi, di ako nakatulog ng maimbing kasi nag-iisip talaga ako. Kasi malaki ang sahod naman na sinabi niya. Siguro kaibigan din niya ang mag-uupa dito at dito siguro din kami magtatrabaho itong coffee shop na to. Ito guys, oh, ma-miss namin to kasi 5 years kami dito nagtatrabaho. Sobrang nakakalungkot din kasi, di ba, mahirap pag walang trabaho. Ito pakita ko sa inyo lahat. Dito kami nagtatrabaho, dito kami, siyempre, dito kami kumukuha ng pera at napapalala ng Pilipinas, nakakatulong sa mga pamilya namin at nakapagtapos ako ng college. Pamangkin ko, pinapaaral ko. Kaya ito, siguro malaking naitutulong din tong coffee shop na to kasi nakapagbigay din ako sa mga kapatid ko, pamilya ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko, kung mahingi. Kaya ito, parang naiyak na ako, ha? Sige na. Punta na ako ng CR. Dito na guys, ha? Guys, ito yung CR namin at maglalaban na rin ako kasi baka sabi niya pag mag-isip kayo baka umaya hindi natin alam baka bukas or the next day pag sabi namin na hindi na kami mapa-release o uwi na lang ng Pilipinas. Yun, ngayon nakapag-decision ako na uwi na lang ng Pilipinas. Pero sayang yung sinabi niya, kasi sinabi niya doon sa nag-uupa siguro dito na mas malaki ang sahod. Bait naman yung boss namin, kaso lang, suna, yung dahil sa COVID, kaya humina. Ayan, binapapahan niya ito. Sige guys, ha? Mag-upisa na akong maglaba. Kaya mantoy ko ang diri. Dito lang kami, ganito lang buhay na. Hirap ng buhay. Kasi dati, may sasabihin ako sa inyo. Dati. Dati doon kami sa taas. Yung kwarto namin sa taas. Nung June, nagkasakit ako 1 month. Hindi ko alam flu ba yun or COVID.
Kaya ang dami namin pinuntahan na pumunta, pa-check up kami doon sa hospital. Dami, ano man siya, full siya ang ano, walang bakante. Kaya napunta kami doon na kami sa... Doon kami sa... Kaya doon, clinic ng hospital. Doon kami sa clinic ng hospital. Yun. Binigyan kami ng resita. Tapos, parang hindi pa rin kami comfortable kasi yung kasama ko nagkasakit din. So, gaya din yan sa akin, yung symptoms ng COVID. Sa mga 2 days, napacheck up kami, pumunta kami sa Ministry of Health dito. Yun. Pumunta kami na sa Ministry of Health. Kasi gusto rin niya magpaano talaga. Kaya doon, dalawa kami. Para malalaman namin kung ano talaga yung sakit namin. Kasi siyempre, nakatakot naman yung COVID, di ba? Eh, buti kong nasa Pilipinas lang. Eh, malayo pa naman kung ano mangyayari sa amin dito. Ayun, napaswab test kami. Mga after 3 days, nag-send yung Ministry of Health sa amin. Buti walang bayad kasi government nag-send yung ano namin yung Ministry of Health kasi yung number na binigay namin sa kanila yun ang pinurwa dito sa aming cellphone. Sa awa ng Diyos, negative kami dalawa, natutuwa kami, negative kami dalawa. Pero alam nyo ba, nakakalungkot lang pagdating namin sa kwarto. Kinabukasan ng gabi, yung katabi namin na ano, ng mga katabi namin sa kwarto, parang natakot sila. Tapos parang sinabi doon sa ano, sa, hindi namin alam kasi, kinalipat kami ng kwarto, siguro takot na gumawaan. Kasi wala kayong result, kaya kinalipat kami doon sa, dito sa ano lang sa opisina ng boss namin. Iyon para kaming umiyak ako sa ano sa kwarto kasi yun di ba masakit na pakiramdam na ganun ang nangyayari. Tapos yung may sakit pa kami tapos ang paglipat-lipat pa ng mga gamit namin galing sa ato po na drama kasi dito kami sa opisina ng boss namin sa ginawang biligat ni Militia sa amin. Nakakalungkot din sa ka, namin sa yung katawan ko, paglipat, sa ikagasarga. Ayun, parang yun talaga ang hindi ko makakalimutan sa nangyayari ko dito sa Militia. Tapos, mga after 3 days, tinawag namin yung result sa boss namin. Pinaprogress sa mga kami. Pasalamat din siya na kami sa Facebook. Ayun, hanggang sa... Kasi ang sabi lang, 10 days lang daw kami dito sa opisina. Parang quarantine lang siguro ginagawa sa amin ba? Hindi na kami umakit sa taas. Kasi dito na lang kami sa ano, sa Kisina na ginawang mga giga. Kaya diba nakita ninyo minsan talat yung kwarto namin. Kasi maliit lang eh. So dyan na lang kami nagluto. Tapos pag magpunta pa kami dito, magugas ng plato, ganyan. Maglaba, kaya ang hirap. Tapos tatawid lang nakita pa kami ng mga tao dyan kasi coffee shop to eh. Sarado. Ngayon, salamat kami na may nakaupa na katuyan namin sa dunya na kami nakaupa. Kawal na kami. Kaya ayun, ulitin ko kagabi, kinausap kami niya na kung si Kang Joyce na kung gusto na kami magpa-release, yun, malaki ang sahod. Napag-isip ko kasi sayang ang laki ng sahod pero huwag na lang mag-progress sila ng Pilipinas kahit anong lang gagawin
ko doon mag hindi ko alam, basta nagtinatunggan na lang sa loob doon. Basta kung ano meron na lang doon para lang. Oo, oh, lagyan ka pa yan ng ano. Para lang na may manap buhay ang doon Pilipinas. Grabe ang buhay, grabe ang maraming naranasan namin dito. Sige guys ha, medyo humaba-humaba na yung video ko at mamaya at babalikan ko kayo kasi magsasabon na lang ako dito sa mga damit. Hey guys, nagkusot na. Inisa na lang namin yung labahay namin kasi walang gamit. Ah! Wala kaming gamit, tas maliit lang din yung mga pangganan namin. Kaya ito. Kusot na kami guys, ha? Itong oras din sa Pinas. Ngayon. Anong oras ba ngayon? 6-7. Wala na mga kalagay dyan. 11. Magsaing na rin kayo dyan kasi 11 na. Tapos mga alas 12, nangalian nyo dyan, ha? Kailangan mo mapagutom kasi mahirap na sa... Mahirap magka-ulcer. Dapat kumain sa tamang oras. Labadami! Maglaba kami mga... Siguro mga isang linggo, isang bisis, or dalawang linggo. Kasi ang hirap pabalik-balik dito, tapos magsambay ka, pupunta ka pa sa third floor, doon sa veranda. Hirap ng buhay. Sana ipagdasal din kami na makauwi na kasi hirap na, 5 months na. 5 months na kami walang trabaho. Yun, yung napag-isipan namin na, or iwan ko sa kasama ko, basta ako, uwi ako. Eh, di na lang akong mapa-release. Sayang sana, malaki ang sahod. Kung in-offer. Sayang. Yun lang, di ba na lang? Sana masaya na din ako nakapagpatapos ako nakapag-aral ng college. Kinayan. Hey guys, ha? Managitag laba. Katapos lang na yung maglaba, Benlao, ito ah. Paakit na rin kami magsampay. Oh. Ito yung lahat na kadahin namin, natapos na. Ito ko kayo guys ha, sa aming coffee shop. Mamiss ko itong pinagtatrabahoan ko. Ito siya. Ito siya. Ito yung paghati-hatian namin. Kayamanan namin dito sa coffee shop. Ito yung CR namin. Ito yung kasama ko. Nag-ipon dyan ng tubig para pampanligo kasi mainit ang tubig. Pag mainit ang tubig dito, tag-init kasi. Kaya kailangan mag-ipon ka ng tubig, papalamigin mo bago maligo. Sige guys ha. Welcome back sa ating channel. At guys, ito magsasampay na ako sa nilalaban namin. Oh.
Para matapos na yung gawain namin, kakakatapos kami ng coffee tapos so bakit kami sa taas, bago namin isampay yung mga ano namin, bago namin isampay. Ayan. Anong rason ng breakup nyo? Usually, ang sagot is... Emotions going wild. Look, babe. Dolly. You're still listening on 103.1 Wild FM. Emotions going wild time. Still with your hugot babe. This is Sugar Dolly. Pag nag-break yung magkarelasyon, usually ang tanong ng karamihan, bakit? Ba't kayo nag-break? Anong rason ng breakup nyo? Usually ang sagot is, hindi ko na kasi siya mahal. Hindi na kami nagkakaintindihan. Di na healthy. Nagiging toxic na. Pero paano mo nga ba malalaman? Shout out din sa ating pamilya. Pinakamahal kong pamilya din sa Pinas. Shout out din sa lahat ng mga kaibigan ko dyan. Si Dada, ni Mila. Shout out ni Benzfair. Shout out pala sa kamag-anak ni Jeffrey sa Sansa Sulan. Sa ate niya sa Palau. Sa ate niya si Jocelyn. Ingat-ingat kayo dyan. Mahirap na ang nagkasakit ngayon. Diba? Sana mag-away na kami ngayon. Ay, pakita ang katumugaw. Sige guys, salamat sa inyong pagpapanood. Shout out pala ni Sir Simdong, medyo islira, tumuturong sa akin. Tagkan kayo, salamat. Shout out kay Pobring Siman, kay Sadam. Ayan guys, yung mga ano yan sila. Ferry Ancaro, yung kaibigan namin dito. Guys, comment below kung sino pa shoutout uli ha para ma-shoutout ko. Ulitin ko, shoutout kay Inday Maribik sa Palau, sa auntie niya, si Jocelyn. Ulitin ko ha. Kaya mag-ingat kayo dyan kasi mahirap na magkasakit. Kunik. Oh, sige, bye-bye na. Bye-bye na guys. Kay taas-taas sa itong video. Basin full on niya. Huwag pananaw sa among video, sa among anong. Bakit sukul na kaayo. Dire na lang kutob. Kay basin niya ka ng... Sunod ha. Comment below na lang. Kung kinsa mapa-shoutout, i-shoutout ko. Oh, sige, bye-bye na guys. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching.